because we would love to hear you say it live. You guys want to hear him say it live? Yeah. Yes, let's go. Let's do it. Yes. Thank you so much, Jeremy. Walang question lang. Saan kayo nakakilala ni Pauline? A common friend po, common friend. Ah, sa isang common friend. Hindi siya nag-artista. Ah, talaga. Congrats, ha. Salamat po. Thank you. Paano binago ng pandemic ang buhay mo? Buhay ko yung career. Like, in terms of my career or saan? Buo, lahat in general. Yes, in general. Kasi syempre nung time ng pandemic, actually isa sa mga reason yun kung bakit ako nakapag-quit mag-smoke, because sa bahay namin bawal mag-yosi. Napaka-usi ni Pauline kasi ayaw niya na mabaho. So if ever mag-yosi ako sa labas, at that time parang dahil nga siguro nag-lockdown, parang nakapag-yosi naman ako dati kasi pag may gaming, syempre nasa labas ka. When I go out, syempre nung pandemic, nag-lockdown. So, wala, tinatamad ako lumabas. So, that's one of the reason kung bakit siguro nakatulong sa akin na mag-quit mag-smoke nung pandemic. Isa sa mga magandang, alam mo, nangyayari sa amin. And then, wala, marami kang ma-realize eh. Nung pandemic, ma-realize mo na talagang health is wealth. And kahit anong dami mong pera, pagka may kasakit ka, wala. That's why doon ko na-realize na kailangan mo talagang alagaan yung katawan mo. And I think dapat kahit na tapos na yung lockdown and medyo nagiging normal na ulit, kailangan maging stick ang production doon sa working hours talaga na binibigay nila sa artista. Kasi talagang kapag, you know, kapag nasa shooting ka or taping ka, nagtatrabaho ka ng mga around 18-24 hours, it will take its toll to your body. Talagang, lalo na kapag nagmamature ka na, hipahingin na ka talaga yun. So I think dapat maging strict talaga ang mga production dun sa working hours ng artista. Kasi kawawa eh, kapag ganang nahina sila. What else? And isa pa. And yun, isa sa mga blessing, nagkaroon kami ng baby nung pandemic. So, isa pandemic baby. And Pauline kasi had PCOS. Meron siyang PCOS, so mahirap siyang magka-baby. So, miracle yung nangyari sa amin. Nagka-baby kami. Isa pa question, how, yung daily needs ninyo, how did you get to meet both ends? Kasi, di ba, ang daming nawalan ng trabaho. Yes, you know, God is good. Noong time na bago mag-pandemic, I had a teleserye with GMA7. Hindi namin natapos yung teleserye ng GMA7. So, nung nagkaroon ng pandemic, meron kami sinusweldo. So, sobrang siniwerte lang talaga ako nung time na yun, na timing, na meron ako show sa GMA. Actually, nag-taping kami, magka-lockdown na. Kaya yung mga tapings ko, parang siniweldo ko siya during lockdown. Tapos, thankful din ako na Pauline is, meron siyang work, so nagtutulungan kami financially. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank you.